So last time po, ano, pinag-usapan natin yung ano, Solus Christus. Tapos ang pinaka main problem during that time ay ina-add, may addition pa si Kristo, no? Para sa kaligtasan, no? Yung mga church dati, especially the Roman Catholic Church, nagdadagdag sila. Okay po. Pero sabi doon sa pinag-aralan natin, Jesus Christ alone is sufficient for our salvation. Wala pong iba, no, na inilagay na pangalan ng Diyos Ama sukat ikaliligtas ng tao kundi si Jesucristo lamang. Ibig sabihin, hindi pwede tayong iligtas ng kung sino man. Okay po, at pinaliwanag natin yung kung bakit. Okay po? So, bakit nga ba si Kristo lang ang may kakayanang magligtas sa atin? Meron ba kayo dyan sa mga notes ninyo? No? O nasabi ko ba sa inyo yan? Bakit si Kristo lamang ang may kakayanang magligtas sa atin? Ayan. O si Raven. Ano ba? Okay, siya ay Diyos at siya ay banal. Nangangahulugan, walang kasalanan si Jesus at siya lamang ang may tanging ang walang kasalanan lamang ang dapat magligtas sa ating mga makasalanan. Okay? So, ano pa? Meron pa po ba kayo sa mga notes ninyo? Naalala ninyo? Bakit si Kristo lamang may kakayanang magligtas sa atin? Dahil, bukod sa walang kasalanan si Jesus, bakit si Kristo lamang yung may kakayanang magligtas para sa atin? O sa atin? Kasi Neptali, baka merong sagot. Nagising na. Okay, si Judea, baka meron. Bakit si Kristo lamang ang may kakayanang magligtas sa atin? Bukod sa si Kristo ay walang kasalanan. Okay, si William, baka meron. Ulitin ko yung tanong. Ah, oh, sige, sorry. Okay. Okay. Si Jesus yung tumupad, no? Parang ganun yung gusto sabihin ni William. Ano? Oo, si Jesus kasi yung ipinangako dati na magliligtas sa atin. So, therefore, si Jesus lang ang may kakayanang magligtas sa atin. Una, wala siyang kasalanan. Tapos, pangalawa, siya yung ipinangako. Ano ba kaya? Kasi mahalaga itong tanong na ito. Pag naka-encounter kayo ng iba, no? Tatanungin kayo, bakit si Kristo lang? Bakit siya lang ang daan, ang buhay, ang katotohanan? Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ano ba yung sagot? Parang si Ate Ira gustong sumagot. Parang, no? Oo, na, ano po eh. Aira, gusto mo sumagot? Yung tanong ko, ano, bakit si Kristo lamang may kakayanang magligtas sa atin? Actually, wala pa silang nasasabi. Okay. 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 Thank you, no? Actually, nga, tama nga siya na sinabi niya yun. Sinabi ninyo yun. Isa pa. Dahil, may kinalaman to patungkol sa obedience ni Christ. May kinalaman to sa pagsunod ni Kristo. Bakit si Kristo lang yung merong kakayanang magligtas sa atin? O, si Ate Ira uli. Sige. Yes. Ayan, nag-notes. O, oh, panis kayo. Nag-notes yan. O. Oh.
Yes, correct. Yes. Wala siya talaga siyang kasalanan. Sinunod niya lahat, no? Simula sa ano, sa lahat ng utos talaga ng Diyos, no? Nung nakaraan, nung Monday, pinag-usapan namin 'yon, no? Sa Lucas 2:47, sabi doon, lumaki si Jesus na kinalulugdan ng Diyos at ng tao. Na summary statement 'yon, kung anong klaseng buhay meron si Jesus. Ang tawag doon, active obedience. Sinunod niya lahat. Halimbawa, sinunod ni Kristo yung ganito, igalang mo ang iyong ama't ina. Sinunod niya yon para sa atin. Hindi niya yung kailangan gawin, pero ginawa niya yon para sa atin. Para kapag sa kanyang kamatayan sa krus, nabayaran ang ating mga kasalanan, at sa kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang righteousness, dahil sinunod niya lahat ng utos ng Diyos, credited sa atin, ibinangko sa atin. Alam mo yung may account ka, yung account mo, ganito. Yung, parang ganito yan eh, nung namatay si Kristo, yung account mong punong-puno ng utang, binayaran niya. Tapos, dahil bayad na, di ba dapat yung account blank na, wala nang ano, perang laman doon. Kasi bayad na eh, tama? Wala ka ng utang. Okay? Ngayon, ang ginawa niya pa, nilagyan niya pa yun ng pera, yung account natin. Binayaran niya na yung utang natin, nilagyan niya pa ng pera yung account natin. Kuha ninyo, pag ginamit ko lang yung analogy, ibig sabihin, yung ang dami mong utang. Halimbawa, 10 bilyon. Halimbawa lang. Okay? Wala na yun. Sa paningin ng Diyos, kasi may utang tayo sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Okay, yung kamatayan niya sa krus, binayaran niya yon. Perfect sacrifice siya kasi wala siyang kasalanan since birth. Okay, now, sa kanyang muling pagkabuhay, yung kanya namang righteousness na ginawa because of his active obedience na credit sa atin. Ibig sabihin, yung account mong walang laman o yung GCash mong walang laman, aba, biglang nagkaroon ng laman. Sino may GCash? Taas kamay. Sino ba may GCash? Ayan. Lahat kayo magbigay sa akin ng tag-100 sa GCash. Wala. Okay. May GCash ka? Sana all, no? Hindi kasi ako matapos na laro dito. Pwede ba makaano ako ng GCash sa inyo? Joke lang. Okay. Tapos pinag-usapan natin yung 3 offices ni Christ. Okay? Bilang siya ay Savior, bilang siya ay Diyos, meron siyang 3 offices. Yung una niyang offices pinag-usapan natin yung Christ as the prophet. Ano ibig sabihin na si Kristo ay propeta? Bilang yun ha, hindi si Kristo ay propeta ha. Si Kristo bilang propeta. Ano ibig sabihin nun? Oh, Jasper, parang nung gumanong ka, parang gusto mo talagang tumaas eh. Nung hinawi mo yung buhok mo eh. So, di namin naintindihan yun pag ganun lang eh. Yan. Hindi lang siya basta propeta na pinili ng Diyos mag-prophesy. Okay. He is the prophesies. Pinatutungkulan na propesya. Mahula. Okay, very good. Maganda rin yun. Ano pa? Paano natin nasabi na si Jesus ay prophet? Ano ba ang ginagawa ng prophet? Doon muna tayo magsimula. Ano ba ang ginagawa ng propeta? Oh, parang si Nicole, parang gusto sumagot eh. Napatingin siya eh. Gusto ba katapatan? Saan? Katapatan saan? Ganda yun. Katapatan ko sa may parang in-order sa atin. Yung message na dapat nilang ibigay sa tao. Yun, amen. Narinig ko yung gusto kong marinig mula kay Nicole. Ano pa? Sige. Paano natin masabi? Ano ba ginagawa ng prophet? Malapit na. No? Ano na lang natin? Lagdagan natin yung sinabi ni Nicole. Ano ba ginagawa ng prophet? O, Ate Ira. Gustong-gusto niya na umuwi para matapos tayo. Kaya yes.
Okay, so may kinalaman sa pagtatanong. Giving us knowledge. Parang ganun yung gusto kong sabihin. Sabi dito, no, the prophet spoke God's word to people. Si Jesus, yung propeta, nagsasalita siya. Yung mensahe galing sa Diyos, katulad sinabi ni Ate Nicole, nasabihin niya sa tao. Okay? So, ngayon, si Jesus, bilang ating prophet, siya ay totoo at tunay na propeta. Bakit? Kasi bilang propeta, ni-reveal ng Diyos, sabi naman ni Ate Ira, kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. Okay? At ano ang gustong sabihin sa atin ng, kung ano yung gusto sabihin sa atin ng Diyos, sinabi yun sa atin ni Jesus. Okay? So, sabi rito, as prophet, he meets the problems of man's ignorance. Diba prophet, nagsasabi ng mensahe ng Diyos? So, ibig sabihin, nag-educate. So, pag may kailangan ng education, bakit kailangan ng education? Because we are ignorant. Kaya kailangan na nga, di ba, nag-aaral. So, ignorance tayo dahil sa kasalanan, ignorance tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos kasi nga nahiwalay tayo sa Diyos. That is why Jesus Christ supplies us yung knowledge na kailangan natin. Okay, at sabi ni Kuya Jasper kanina, he is more than prophet. Why? Kasi yung prophet nagsasabi lang ng sinabi ng Diyos. Si Jesucristo mismo, pinuuna natin, no? Christ as prophet, sinasabi natin, si Jesucristo mismo yung fulfillment ng prophecy. Okay? At sinabi ko sa inyo yon noong nakaraan. Okay? Sa katotohanan, hindi naman talaga propeta yung designation ni Jesus Christ, no? Ang designation niya sa New Testament, siya ay Diyos na nagliligtas. He is our Lord and Savior. But, dahil sa ginagawa niyang ito, masasabi natin na nagagampanan niya yung pagiging propeta. Okay? Hindi lang propeta, bakit siya great prophet? Hindi lang propeta na nagdadala ng salita ng Diyos, kundi katuparan ng salita ng Diyos. Kuha ako doon. Bakit great prophet si Jesus? Kasi hindi lang siya nagdala ng salita ng Diyos, kundi siya ang katuparan ng salita ng Diyos. Anong sabi sa John 1:14? Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Kaya hindi siya kapantay ng ibang propeta. Now, pangalawa, Jesus is the prophet. Of course, he is more than the prophet kasi he is the fulfillment of the prophecy. Second one, Jesus the Son. Jesus the Son. Okay? Alam niyo ibig sabihin ng the Son? Okay? Ang isa pang dahilan, bakit siya higit? Because he is the Son. He is not just the fulfillment of the prophecy. Second, he is the Son. Hebrew 1:2. Di ba lang sa Hebrew tayo? Pwede ba pakibasa Hebrew 1:2 ni Glyza? Glyza? Hebrew 1:2, nandiyan ka na? Hebreo po, Hebreo. Sige, pwede tumayo para mas marinig na lang. Grabe. Ulitin natin 'yon, no? Babasahin ko lang sa English. Hebreo 1:2. Sabi, ito yung una natin, long ago at many times and in many ways, verse 1 yung binabasa ko, God spoke to our fathers by the prophet. Okay, nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta. Okay, but ito, but is contrasting, kinukontra niya. Dito kinukontra magkontra. No? Kinukontra niya lang yung statement na patungkol dito, pero hindi directly assault yun, ha? But in these last days, He spoken to us by His Son. Nagsalita daw ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Paano nangyari yun? Na nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak.
Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang anak. Paano nangyari yun? Paano ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng anak? Ano ibig sabihin nun? Pwede nyo ba akong tulungan dito? Exegete nga natin yung passage. He has spoken to us by His Son. Paano nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng anak? Tama, napakalinaw, grabe. Si Michael, kaya? Oo, yun. Bakit sinabi rito, He has spoken to us by His Son? Paano ang Diyos nagsalita, Diyos Ama yan, tinampatungkulan, sa pamamagitan ng anak? Sorry, palakas ako. Okay. Okay, pwede, no? Kumbaga, yung inaral ni Jesus yung Old Testament, sinishare niya naman sa mga tao. Meron po yun pala sa Bible, sa Matthew, narinig, sinabi ni Jesus, narinig na ninyo noon. Tapos ano sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo ngayon. Pwede yun, isa yun. Ano pa? Sige nga, paano ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng anak? Oh, Joshley, baka meron si Joshley. Baka meron ka. Pamagitan ni Jesus. Relationship, oh. Bakit naman relationship? Ah, gusto mo ba magka-jowa, oh. Oh. Okay, oh, sige. Medyo mahirap na ano, no? Tingnan natin. Okay, pero isa 'yun sa yung sinabi ni Michael, isa 'yun, ha. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Eh, babasahin uli natin yung kasunod kasi mababasa niyo naman kung paano nandoon yung sagot eh. Whom He appointed the heir of all things, tagapagmana, through whom also He created the world. Look, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Anong pinapakita niya dyan? Si Jesus daw ay ang perpektong larawan ng Diyos. So, paano nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo? John 1:14. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at namuhay sa piling natin upang sabihin sa atin, sabihin at ipakita sa atin, turuan tayo kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos. Kuhanin nyo, sinabi ng Diyos, may papadala ako. Sinabi ng Diyos, ano sabi ng Diyos? Ganito. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, ano yung unang utos? Unang utos ng Diyos sa 10 utos? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tinuro ni Jesus kung anong ibig sabihin nun. Okay? Pinakita rin ni Jesus kung ano ang ibig sabihin nun. Okay, balik tayo sa sinabi sa atin ni Michael. Ano sabi? Huwag kang mangangalunya. Anong idea sa huwag kang mangangalunya? Ibig sabihin, huwag kang magkaroon ng karelasyon maliban sa iyong asawa. Ano sabi ni Jesus? Narinig na ninyo noon, huwag kang mangangalo niya. Ano sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sino mang tumingin ng may masamang pagnanasa sa iba, sa hindi niya asawa, syempre, yun yung konteksto, siya ay, sa isipan niya, siya ay nangangalo niya. Sabi pa, huwag kayong papatay. Sinasabi ko sa inyo ngayon, sabi ni Jesus, ang magtanim sa kanyang puso ng galit sa kanyang kapwa ay sa isipan niya, siya ay pumapatay. Nakikita ninyo kung paano na
Sinasabi dito sa Hebrews 1:2 na but in these last days he spoken to us by his son. Ibig sabihin si Jesus yung perfect prophet kasi tinuturo niya hindi lamang the application of the word but the heart of the word of God. Yung true meaning ng salita ng Diyos. Na akala natin outside appearance lang yung mahalaga sa Diyos. Kasi hindi naman ako pumapatay. Di ba may lumapit kay Jesus, mayaman? Nagawa ko na lahat yan. Ano tanong niya? Guro. Sabi niya pa nga, mabuting guro. Paano ako punta sa langit? Sabi ni Jesus, gawin mo to. Ganyan. Sinama rin niya, di ba? Love the Lord your God. Love your neighbor. Ano sabi ng mayaman? Gawa ko na yan. May pagyayabang yun, yung tono niya yun, pag sa Greek word niya yun, binasa. Oh. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Nagawa mo na, ibenta mo lahat. Ibig sabihin, huwag kang umasa sa sarili mong righteousness. Nakuha ninyo? At nakita nung lalaki, malungkot siyang umalis. Bakit? Hindi pala. Ang gustong sabihin sa atin ito, si Jesus, pag nagtuturo, hindi natin pwede sabihin, he's not after our obedience. Okay? Pero mahalaga makita natin, alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Obedience nga is better than sacrifice eh. Kuha ninyo, sa pagtuturo ni Jesus sa atin, di ba? Nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak kasi pinakita ni Jesus kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Sabi pa rito, dahil si Jesus ay anak ng Diyos, nakahihigit siya sa lahat. No one is greater than Him. At dahil ang Diyos ay nagsalita sa atin ngayon sa pamagitan ng anak, anong nangyari sa God's communication? Naging better. Mas naintindihan natin ang salita ng Diyos. Bakit? Naintindihan nyo ba yung hula? Kung hindi natupad? Anong sabi ng eunuch? Yung sumakay si Felipe, sumakay siya sa aksya tayon. Ano sabi niya? Binala siya doon ng Holy Spirit, di ba yung eunuch, nakakarawahe? Ano binabasa niya? Book of Isaiah. Hindi niya maintindihan. Tapos, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi ni Felipe. Paano ko maintindihan ito nung wala naman nagpapaliwanag sa akin? Pinaliwanag niya in line sa ginawa ni Kristo sa krus. Di ba luminaw? By the way, ang binabasa niya Isaiah 53 or 54. Yung suffering servant. I think that's 54. Okay? Nakuha ninyo, lumilinaw ang lahat. That is why Jesus Christ is the center of all the stories in the Bible. Lahat yan. Si Jesus yan. Kaya pag hindi natin nakita si Jesus dyan, baka iba makita mo dyan. No? Sa paanong paraan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng kanya anak ay nakahihigit? Sa ibang paraan, una, mayroon dito mga sinabi rito, si Pastor Derek. No, una, sa pamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. O, di masigit siya. Dahil, alam niyo po ba, ang sentrum ng lahat si Jesus, hindi ito nilikha para sa atin. Ang daigdig nilikha para sa atin. Kaya balang araw, lahat tayo pagsasama-samahin ng Diyos, lahat ng mga tinawag niya, makikita natin na ang pinakasentro ng lahat ng ito si Jesus. Okay? Nagsalita ang Diyos, let there be light, at nagkaroon nga ng liwanag, Genesis 1:3. He created everything through His Son. Walang malilika kung wala ang anak. Ganyang ka-powerful ang creative word of God through the Son. Lahat para sa anak. Okay? Kaya ang buhay natin para sa anak. Para sa Diyos, para kay Jesus. Wow, ang ganda ng punong to. Grabe. Yes, enjoy natin yan. Pero lahat, yung puno na yan, para yan sa anak. Yung buhay mo, nilikha ka ng Diyos para ka sa anak. Lahat, sabi sa verse 2, but in this day, last is spoken to us, whom He appointed the heir of all, through whom also He created the world. Nilikha ito ng Diyos para kay Jesus. Akala natin, para kanino, no? Bisa akala natin, we are the center of this universe, no? Si Jesus ang sentro ng lahat. Okay, ikalawa, at siya ang piniling tagapagmana. Mababasa nyo yan, heirs of all things. Kung siya ang lumikha ng lahat, siya ang may-ari ng lahat. Yun ang ibig sabihin nun.
Kung gayon, bakit hindi mo siya pakikinggan? Kasi siya ay propeta. Bakit hindi mo pangahawakan ang mga pangako niya, lalo pat kung sinabi rin niya, we are co-heirs. Di ba tayo ay tagapagmana din? Kung paano tagapagmana si Jesus, tagapagmana din tayo dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. Tiruin mo yun. Kung bakit higit si Jesus sa lahat? Okay? Ikatlo, nakikita sa anak ang kaluwalhatian. Verse 3, ganda. Ito yung pinaliwanag ko kanina. He is... Sorry po. Asensya na kayo sa anak kong sex bomb dancer. Okay. Sabi dyan, he is the radiance of the glory of God. Ang salitang radiance ay galing sa salitang, actually dito lang ginamit sa New Testament. Ibig sabihin, hindi lang ito basta reflection, but perfect reflection. Parang yung anak ko, perfect reflection ko yan. Nakita nyo, kamukha-kamukha ko yan. No? Oh, no, ay, mami na. Makikialam siya. So, ganun yung ibig sabihin nun. Perfect reflection of the image of God. Lahat tayo image of God, tama? We are created in the image of God. Imago Dei. Pero hindi tayo yung perfect image ng Diyos. Ang perfect image ng Diyos, si Jesus. Kasi si Jesus ang Diyos, nagkatawang tao. Kuha? Hindi lang ito basta reflection, yung radiance. No? Yes, we are created, sabi sa Genesis 1:26. Pero si Jesus, hindi siya created. Si Jesus mismo ang creator. Ibig sabihin, ang Diyos na nangak, ang Diyos na lumika, nang magkasala ang tao, siya rin ang Diyos na nangako na ibibigay niya ang kanyang anak, siya rin ang Diyos na nagkatawang tao. Nakukuha ko? Hello, nakukuha ako doon? Yung, siya yung ating creator. Kaya itong creator natin, siya yung nagkatawang tao. Although sa hiwaga ito ng banal na spirito, magkaiba, okay? Magkaiba ng person, ang Diyos, at ang anak. Okay pa? But in the same being, being God, same sila. Okay? Magkaiba yung person at being sa Trinity. Saka natin yung pag-uusapan. Okay. So, perfect image siya ng Diyos, Ama, dahil siya ang Diyos, Anak. The glory of Christ who is in the image of the glory of God. 2 Corinthians 4:4. Kung ano ang Diyos, gayon din ang Anak. Pero tayo, hindi tayo ganun. Okay? Hebrews 1:3, exact imprint. Mababasa niyo dyan. Exact imprint. Carbon copy. No? Yung eksaktong eksakto. Galing naman yan sa Greek word na character na dito lang din uli ginamit sa New Testament. Ang ibig sabihin, ang salitang ito ay impression or image on a coin. Nakatatak sa kanya. Iyon ang ibig sabihin niya. Nakatatak kay Jesus ang pagka-Diyos ng Diyos dahil si Jesus mismo ay Diyos. Hindi lang siya messengers of God's revelation, of God's revelation. He himself is God's revelation to us because he is God himself. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita, siya Diyos mismo yun. At nung ipinahayag na ng Diyos, no, directly sa pamamagitan ni Jesus, kung ano yung kanyang sinabi sa kanyang salita, na sinasabi ko sa inyo, kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita, siya rin mismo yun. Kung ano yung logic mo? Therefore, masasabi natin na si Jesucristo ay higit pa sa propeta. Because Jesus Christ is the embodiment ng lahat ng sinabi ng Diyos Ama sa kanyang salita. Medyo medyo malalim. Pupuli sa biyaya ng Panginoon, ma'am. Maanong po ninyo yun. Okay? So, siya ang piniling tagapagmana. Ikatlo, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Pang-apat, siya ang nag-iingat sa sangsinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihan salita. Kaya siya ay higit pa sa propeta. Ang salita niya hindi lang nagdadala ng mensahe, ito rin ang salitang humahawak sa lahat ng bagay. Sa lahat, everything
Ang ibig sabihin nun, lahat talaga, everything in creation is under His command. Sabi niyan, He upholds the universe. Kapag itinakda na ng Diyos, ang katapusan, takda na talaga yon. Pag sinabi niyan, tapos na, tapos na. Okay? Hawak niya ang lahat. No? Hindi niya lang sinabi ang salita, kundi tinutupad niya ang kanyang salita, hawak niya ang lahat ng bagay. Malinaw yan dyan. Ikalima, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, sabi dyan, siya umupo sa kanan ng mga kapangyarihan doon sa langit. Alam nyo, walang ibang propetang gumagawa nito. Si Kristo lamang. Ayan o, pagkatapos sa 3, and He upholds the universe by the word of His power after making purification for sins, pagkatapos niya, tuparin ang salita. Remember, propeta, salita, galing sa Diyos, tinupad niya yon sa pamagitan ng pagbabayad ng kanyang dugo sa krus. Nabuhay siyang namatay, inilibing, nabuhay muli mula sa mga patay, umakit sa langit, at sabi dyan, He sat down at the right hand of the majesty on high. Grabe. Walang ibang propeta na gumagawa nun. Malinaw? Okay. Pangatlo. Ulit, para hindi kayo masyado ma... Bakit si Jesus ay higit sa propeta? Because Jesus is the fulfillment of the prophecy. Second, He is the Son of God, which is, in-explain ko yon sa limang paraan. At pangatlo, Jesus, the Word. The Word. Capital. W. The Word. Paano nakahigit si Jesus sa mga propeta? Una, siya ang fulfillment. Pangalawa, siya ang anak. Pangatlo, siya ang logos. Siya ang word. Siya ang salita. Very good. In the beginning was the Word. John 1:1. And the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sinong salita? Salita, salita. John 1:14, naging tao ang salita at lanahan sa atin. Same pa rin na logos ang ginamit. Anong ibig sabihin nito? Naging tao ang salita na niraan sa piling natin, nakita namin ng kaluwalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. So pinapakilala sa atin kung sino ang salita. Siya ang salitang naging nagkatawang tao. Siya ang salita na anak ng Ama. O sino yun? Isa lang naman ang salitang naging anak, isa lang ang anak na salita na nagkatawang tao. Si Jesus. So therefore, hindi lang sa kanyang unang pagparito, kundi maging sa pagbabalik niya, Logos pa rin ang itatawag sa kanya. Okay? Sabi sa Revelation 19:3, mababasa niyo doon, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita. Pwede niyong basahin yun. Revelation 19:3, Logos ang ginamit. Eh no? Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Bakit kaya siya pinangalan ng salita? Bakit hindi na lang sinabi ang salita niya ay salita ng Diyos? O kaya nagtuturo siya ng salita ng Diyos, bakit ang tinawag pa kay Jesus salita? Dahil ang mga salita ni Jesus ay katotohanan mula sa Diyos at ang buong pagkatao at pagka-Diyos niya ay katotohanan mula sa Diyos. Si Jesus mismo, hindi lang yung kanyang sinasabi, kundi ang kanyang pagparito, ang kanyang ginawa, at ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang mensahe ng Diyos. Therefore, si Jesus mismo ang salita dahil siya mismo ang mensahe ng Diyos para sa atin. Wow! That's why when we embrace Christ, we embrace the message of God. Hindi lang siya nagdala ng mensahe mula sa Diyos. Si Jesus mismo ang mensahe ng Diyos. Lord, anong mensahe mo ng love? Tumingin kay Kristo. Lord, anong mensahe mo ng kapayapaan? Tumingin kay Kristo. Lord, anong mensahe mo sa mga pagsubok at problema na pinagdaraanan ko? Tumingin kay Kristo. Lord, anong mensahe mo sa tithes and offering? Tumingin kay Kristo.
Lola, nung mensahe mo sa love life ko, tumingin sa jowa mo. Ay, hindi. Tumingin kay Kristo. Laging kay Kristo. Lord, napapagod na ako sa ministry ko na ito. Lord, tumingin kay Kristo. Anong mensahe ng Diyos sa iyo? Tumingin kay Kristo. Kaya sinabi rin niya, I am the truth. He is the first, final, ultimate, decisive, absolute, true, and reliable word. Si Jesus mismo yun. Kaya nga, ano sabi sa salita ng Diyos? All God's promises through Christ are yes and amen. Lahat ng pangako ng Diyos kay Jesucristo, ang katuparan kay Jesucristo, lahat ng yon ay yes and amen. Ang tawagin pa lang siya sa pangalang salita ay namumukod tangi na. No? Sa lahat ng mga propeta, wala namang propeta tinawag na siya yung salita eh. Ang lagi sinasabi ng propeta, salita to ng Diyos, sasabihin ko sa inyo. Pero si Jesus mismo, siya mismo ang salita ng Diyos. Grabe, no? Si Jesus mismo ang salita ng Diyos. Pero itong intro ni John, grabe talaga ito. Napakalalim. Sabi ba naman eh, kasama na ng Diyos noon pa man ang salita. Sabi, nang pasimula, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Siya mismo ay Diyos. Pinapahiwatig ni John. At siya ay kasama ng Diyos sa simula't simula pa. God the Father is with the God Son from eternity past. Yun ang gusto niyang sabihin. Pangalawa, sa verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walong anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Yan din ang nakita natin sa Hebreo 1 kanina. Sa John 1:3, di ba? Lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha ay ang kapangyarihan ng anak. At ang purpose ng paglikha para sa karangalan ng anak. Ikatlo, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. John 1:4-5 itong binabasa ko at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. Ang kadiliman ay nagpapahiwatig ng kasamaan, pagkalayo sa Diyos at kamatayan. Mula yan dyan sa John. Yan ang ibig niya sabihin ng kadiliman. We are totally hopeless without Jesus. Yan ang gustong sabihin ng verse na yan. That is why when John started yung gospel niya na kasama ng Diyos ang salita, sinasabi niya ganito, wala kang pag-asa malibang ang Diyos na kasama ng Diyos Ama ay bumaba sa lupa. Ibig sabihin, wala kang pag-asa malibang kumilos ang Diyos. Iyon yung sinasabi ni John sa gospel niya. Kaya kung naniniwala ka sa kanya na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao, maniniwala ka, di ba? Ikaw ay maliligtas. Yan yung purpose ng gospel of John. We are totally hopeless without Jesus. Siya ang ilaw na nagbibigay liwanag at buhay, ang katotohanan tungkol sa Diyos at ang naglalapit sa atin sa Diyos. He is the way, the truth, and the life. E napakaganda ng gospel of John. Ika-apat, siya ang lahat-lahat ng kailangan natin. John 1:14, He is full of grace. Basahin natin yung John 16-17. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo ng lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Grace upon grace. Ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamagitan ni Jesu Kristo. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Yung grace ng Diyos, naranasan natin sa pamamagitan ni Jesus. Okay? Malinaw yan dyan mula dyan sa verse na binasa ko. Ganyan, may sinabi siya dyan, no? Ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moses. Ngunit, dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo, Jesus. O Jesu Kristo, ano ibig sabihin nun?
yung kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ano ibig sabihin nun? Yung Torah binigay kay Moses. Pero bakit siya gumamit ng ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo? Bakit mayroong ngunit? Pwede naman sabihin end eh. Pero bakit may ngunit? Bakit ngunit? Ba't yung ginamit niya? Yan. For last na po dito, mamis, alam ko naamoy niyo yung ulam. For from His fullness, we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Ano sabi ni Pablo sa Romans? The law tells us we are sinners. And the law condemns us because we are sinners. But the grace of God saves us. Kaya sa pagdating ni Jesus, ang gusto sabihin ni John, nung dumating si Jesus, no, sa una niyang pagdating, hindi siya naparito para mag-condemn. Naparito si Jesus upang sabihin sa atin ang katotohanan na merong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Ibinaparating ni Jesus mismo ang mensahe dahil si Jesus mismo ang mensahe ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya sabi niyan, we receive grace upon grace. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos sa atin ay si Jesucristo. At ang biyaya na ito ay kung tayo ay kikilala, tatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, matatanggap din natin. Anong klaseng biyaya? Yung biyayang magliligtas sa atin sa condemnation dahil sinuway natin ang utos ng Diyos. Kaya sabi niyo kanina doon, di ba? We are hopeless without Jesus Christ. We are hopeless without Jesus Christ. Ano tayo? Loloko-loko lang tayo dito. Lokohan lang tayo. Kung hindi namatay si Kristo at muling nabuhay. Hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Wala tayong tatanawing pag-asa sa mga susunod. Despite ng mga pagsubok na pinagdaraan natin, wala tayong pag-asa. Pero dahil nabuhay si Jesus, malaki ang ating pag-asa. We receive grace upon grace. And that grace is not just grace coming from someone else. That grace is coming from our Lord and Savior, Jesus Christ, who created heaven and earth. That is why doon kanina sa 2 Corinthians 9:8, ano sabi doon? Ano ang basihan natin kanina? Yung mensahe natin kanina. Kuha niyo, ano, i-apply lang natin. 9:8. Ano ang basihan ng pagbibigay? And God is able to make all grace abound to you. God is able. He is able to save us. And He is able to give us His grace para makapagbigay. Kaya ang basihan ng pagbibigay lagi yung biyaya ng Diyos. Bakit ako magbibigay? Sandaan lang yung laman ng pitaka ko eh. Edi huwag ka magbigay. Nasa iyo eh. Pero lagi mong iisipin, ang Diyos sagana kang binigyan. Yan yung sinasabi dyan sa verse na yan. The foundation of a cheerful giver is the grace he received from God. And, yan, sinabi na natin kanina, pinaranas ito sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. So, tuloy na lang natin ito sa mga susunod pa. Baka maubusan kayo ng biyaya na ulam. Nakain na tayo, no? So, may tanong kayo? May tanong kayo? Medyo ano siya, medyo may doctrine siyang halo. Medyo malalim lang ng konti, pero hopefully, kayang ma-absorb, no? Kaya kasi si Raven, nakaganito.
Ayan, oh. Oh. Migraine siya, na migraine. Okay. But, kailangan kasi natin lumalim, no? Hindi lang basta, ano, surface lang, we need the foundation, no? Okay, so kung wala nang tanong, let's pray na. May tanong kayo? Wala. Kaya na bang mag-pray ni, ano, ni Jam? Mag-close sa prayer, kaya na ni Jam? Kaya na, no? Kaya? Okay, yes. Praise God, praise God. Sige, Jam, pray na tayo. Pakilakas, ha? Amen. Thank you, Jam. Praise God.